din ng ilegal na droga at unang sinaksak ang kanyang pinsan. Aminado naman ang sospek na dahil ito sa impluwensya ng droga. Nagugat na ang panunod sa away ni Michael at Montas na isang malang kilalang adik sa kanyang lugar. My God, I hate drugs. Pinasok na pinagsanid na pwersa ng Antipolo Police at Pitaya Rizal ang bahay na ito sa Sitio Kabading, Barangay San Jose, sa Antipolo City. Narecover ang ilang sachet na hinihinalang shabu, marijuana at baril. Aminado ang mga sospek na gumamit sila ng droga sa parang may-ari ng bahay. Naninihil siya sa mga gustong bumatak sa kanyang bahay. I said that we fight against criminality and illegal drugs and corruption will be relentless and sustained. I reiterate that commitment today, and that is why I call on the Philippine National Police, the Barangay Chairman. Malaki ang papel ng barangay sa pagbuo ng mga programa para labanan ang ilegal na droga. Dapat hindi bababa sa 25 ang miyembro ng Badak Auxiliary Team ng isang barangay na may 2,000 populasyon. Bukod pa ito sa Badak Council na binubuo ng Barangay Chairman, Chairman ng Barangay Peace and Order Committee, Chairman ng Barangay Women and Family Committee, Principal ng Paaralan, SK Chairman, Chief Barangay Tanod, at mga miyembro ng civil society at religious groups. Sila dapat ang nakikipagtulungan sa mga drug operation ng mga otoridad. Sa ang barangay Paligsahan sa Quezon City, sa mga naunang idiniklarang drug cleared. Ibig sabihin, hindi na nakitaan ng mga drug laboratories o supply ng droga at mga personalidad na gumagamit ng droga ang barangay. Aminado ang kanilang barangay captain, minsan nang naging problema ang droga sa kanilang lugar. Inobliga rin ng barangay ang may 800 establishmento na ipasa ilalim sa drug test ang kanilang mga empleyado. Sa tala ng barangay, nasa 70 drug users at pushers ang sumuko. Kaya laking tuwa ng mga residente na tagumpay na maituturing ang drug campaign sa kanilang lugar. Nabawasan yung mga, di ba yung sinasabi na nilang mga pusher, mga drug addict dito sa amin. Safe ka pa rin kahit anong oras ka pa rin umuwi dito.
tinatay ang 110 milyong populasyon ng Pilipinas. Nasa 300,000 na ang inaresto dahil sa ilegal na droga. Mahigit 4,000 kabataan, edad 4 hanggang 17, ay naging sangkot sa mga gawaing ito. The war on drugs will continue, but we have to do it in a different way. Taon-taon, ang isyo ng droga ay nananatiling malaking problema ng bansa. Marami ng buhay, pamilya, at kinabukasan ang pilit na sinisira nito. Ngunit, sa harap ng malaking hamon, hindi tumitigil ang buong bayan na mapagtagumpayan ang labang ito. If this is a tree at may sanga, maski ang sanga putulin mo ng putulin, may tutubo pa rin eh. Kung gusto mong putulin ang punong yan, tanggalin mo ang ugat. What does the tree symbolize? It's the war on drugs. Ang laban kontra droga ay nangangailangan ng sama-samang pagtutulungan at suporta ng iba't ibang sektor upang tuluyang mawakasan ang mga isyong pinag-uugatan nito: edukasyon, prebensyon, at reintegrasyon. Mahalaga ang mga ito kasabay ng enforcement operations ng ating law enforcement agencies para sa mga tinutulungang magbago, para sa mga kabataang itinutuwid ang landas, at para sa kinabukasan ng ating bayan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa ilegal na droga. This is actually to secure the future of our children and our children's children. Mahalaga ang kampanya laban sa droga sapagkat alam naman natin ang epekto ng droga sa ating mga kababayan na gumagamit. Mahalaga ang kampanya sa droga sapagkat hindi lamang pamilya ang sinisira nito, pati ang ating lipunan, pati ang ating bansa. Kinakailangan ay ligtas sa illegal na droga para mas mapagbuti nila ang kanilang pagsiservisyo. The youth and other members of the society who have fallen into the use of drugs can find the help they need. I used to be a drug user, but now I'm going to be a pusher. But I'm going to push the word of God. Amen. Me as a parent, I would support this campaign to protect the lives of our children. It has to be holistic. And they should understand what the behaviors or what happens to them if they continue to use drugs. Kasi at the end of the day, may effect na rin sa kalusutan. If and ever may mga nalaman natin na meron gumagamit and nag-deteriorate yung services. We wanted to make sure na yung working environment is safe for everyone. Pag tayo ay tama ang pamumuhay natin, hindi lang ang sarili natin ang mahusay dahil health is wealth. Well, it's a concerted effort, ano? Hindi lang naman natin masasabi na duty bearers, principals, school authorities, teachers ang siyang magpapatupad nito. Kasi importante rin yung buy-in ng ating mga kabataan, ng mga students, sapagkat sila yung nasa receiving end, sila yung end users. Bida laban sa droga. 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 Bida! Ingatan natin ang buhay. Piliin ang desisyong hindi pagsisisihan. Iwasan natin ang droga. Thank you.
Bagong Pilipino ay nagsisimika para sa kanilang mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay hindi nagsasayang ng kanin. Ang bagong Pilipino ay tumatangkilik sa anin ng magsasakang Pilipino. Ang bagong Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa edukasyon. Masigasig, pagkakatiwalaan. Ito ay malasakit sa kapwa. May malasakit sa kapaligiran. Madiskardian na paraan. Ang bagong Pilipino ay hindi kinakaya na siya ay Pilipino. Ang bagong Pilipino po ay masuwai sa pera. Ang bagong Pilipino ay kaisa sa pagkakaroon ng maayos na tahanan. Ang bagong Pilipino ay bumibili ng produktong Pinoy. Ang bagong Pilipino ay panig sa kapayapaan. Hindi nangungutya kahit anumang kasarian. Ay tumutugon sa hamon ng nagbabagong klima. Ang bagong Pilipino ay tinatangkilik ang gawang agham at teknolohiya. Ang bagong Pilipino ay may pananampalataya sa Diyos at may tiwala sa kanyang kapwa-tao. May alam sa mental health at advocacies. Ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang likas na ganda ng Pilipinas. Ang bagong Pilipino marunong sumunod sa batas trapiko. Bagong Pilipino ay handa sa paggamit ng makabagong sasakyan. Ang bago na Pilipino anda mo serbisyo sa katawhan para sa katungod o gustisya ng tanan. Ang bagong Pilipino ay pinag-aaralan kung paano ipupundo ang savings. Ang bagong Pilipino ay sumusunod sa batas. May balong Pilipino ang daibabaing so pinanlaponda. Ay dapat makakalikasan. Ang bagong Pilipino ay palaging maaga at sumusunod sa oras. Ang bagong Pilipino ay hindi minamaliit ang mental health dahil ang depresyon ay hindi gawa-gawang sakit.
mulat sa epekto ng climate change. Ang bagong Pilipino, anuman ang edad, ay may active lifestyle. Marunong silang mag-ipon, maganda para sa kinabukasan ng kanilang mga ilis sa buhay. Ang bagong Pilipino para sa akin ay maingat sa mga kinakain. Sunyaba at ipon na Pilipino, imagkakadno sa ukit, nuka pamagayot, ando kagapya na dalpa. Ang bagong Pilipino ay ang mga taong mas edukado, mas alam natin kung ano ang ating mga ipinaglalaba. Ang bagong Pilipino ay marunong kumilatis ng tunay na kwento at hindi naniniwala sa chismis. Ang bagong Pilipino ay may pangarap sa kabuuan ng Pilipino. Ang bagong Pilipino ay maalaga sa sarili at kumakain ng tama. Ay laging handa sa pagbabago, tumutugon sa lahat ng hamon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon.